Jesus sa pamilya. Yung bahay namin, pagkatabi yung bahay ng tita ko na mayaman noon. Hirap kami. Yung tibong abot ang kami ng ulam ng lola ko sa bintana. Nagkakain kami bago dumating ang tiya ko. So ginawa ng lola ko, tinulungan na lang niya ako para may extra bako. May tindahan kami. Alam niyo, may ganyan mga natandaan, no? Kahit lang tinda namin katol na lang sa mga soft drinks, ayaw mong isa natin yung tindahan. Ang ginawa ng lola ko, tinuruan niya akong diskarte. Sana tama yung diskarte yung tinuro niya. So malangit na one shot. Pinagbenta niya ako ng sampan sa school. Yung ilalagay sa plastic ng yelo, tapos ibebenta ko sa pag-recess sa school. Alam niyo, galit na galit yung advisor ko. Sabi niya, Hans, tigil mo yan, ha? Tago mo yan. Mamaya ka na panubos din sa akin. Meron din kasi siya. Kasi alam namin pagkatapos ng misa, mesa, makipan ka libre.
kailan ko muna, Father, Father, sama ka niya, sama. O, kami, batch by batch. Doon ko natutunan yung batch by batch. Eh, pagsasama niya kami, pag tinanong ko sa puso kumain, hindi makakainis ano, yung matilibre ka. Tapos tatanungin mo, sa puso kumain, ay kahit saan. Ikaw nang bahala. Ikaw nang nagagasos, ikaw pa mapapagod sa kakaisip. So sabi niya, nagbuti na lang natin, hindi na ako namamasama ko. Kasi pag tinanong ko daw sa puso kumain, at ikaw nag-arte-arte na kahit saan, iuwi ka na nga. Eh, ang gawin ninyo doon sa mga, kahit saan, ikaw nang bahala. Eh, buti na lang natin, hindi na ako. Kaya kung ako nang sinama, mas mabuti ako ka ba? Tapos pagkain ko naman sa restaurant, yung unang sama niya, kinuha ko yung tissue ng restaurant. Yung may logo ng restaurant. Sabi niya, anong gagawin ko dyan? Father, souvenir. First time mo lang dito. Kaya simula na magsinasama niya ako, tatanungin niya ako, oh Hans, saan ka pa hindi kumakain? Tapos nagaling na ako. Pagpasok namin kung all in issue, sabi niya, itago mo na. Uy, totoo po yan. Ilang taong kainin mo yung mga issue? Nasira na lang ang lusang talaga. Kaya sabi ko, pag ako naging pare, sometimes, people who are helping you, they are not asking you to pay back. Ang tandaan ninyo, every kindness is unique. Hindi mo na makukulit ang kabutihan ng ibang tao. What they are just asking from you is to pay it forward. Ganun naman ang magulang eh. Sana, hindi kayo nagkukwenta. Ako anak, ito mga panlistahan, sobrang glingon ka, hanggang sa bumraduin ka ng college. Isa sa mga pinagdadasal ng magulang, sana, sana, lumaki ang anak ko na hindi matamo. Dahil pag lumaki ang anak ng matamo, kayo ang unang pinagdadamutan. Sabi ko, pag ako naging pare, kaysa muna sa bata, papasok tayo, babalikan muna yung pare. Gusto ko kumante, pabuhay ka ng kumante. Hindi man kasi laki ang dami, at least mabili. Pagpasok namin nakatingin yung mga tao na nasa kami. Sabi ko, ayun sige, pumili ka lang. Anong gusto mo? Pero nagdadasal ako, Lord, sana po alam ko, sana po alam na biglayan na ako dito. Hindi na lang bata pa, ang pinili niya chocolate donut. Dinagdagan ko na lang ng iba. Sabi ko, gusto ko uminom. Goya ko, ang bilis. Sabi ko, nakita mo na rin pala. Sabi ko, pwede ba kung kumain ka na, kasi mamadaling na ako. Sabi na bata, sir, pwede po ba? Iuwi ko na lang. Doon na lang po kami kakain. Sana pag nakaarap ka ng magandang buhay, ng maginamang buhay, kami, hindi na rin tayo. Sana ngayon nagsisikap ka may tama ang lahat, ayusin ang lahat, hindi lang para sa'yo, para sa amin. Kaya malaking bagay yung karanasan ko sa panay. Pinalala niya sa akin ang kakayahan na kaya ko kayo gumawa ng mabuti. 2 weeks ako sinama ko ng mga mother ng Missionaries of Charity. Alam niyo po yung mga mother na yun, lagi ko sinasama sa apostolate nila. Alam niyo, hindi ako papalag sa kanila eh, sa gusto nilang magawa. Years ako, ang ginawa mo ng mga madre, kinuha yung mga taong kalsada sa Manila, Quiapo, Benta, Ermita, Intramuros, dinambot yung mga taong kalsada, dinala sa kumbento. Pagtapos ng kami mga pari naman ang dinambot nila, dinala sa kanila ng kumbento. Ang gusto ng mga madre, pag-uumpisa na namin ng mga ano, Abu Sister, sadali na, sigurado ka ba na binigyan ka na to? At mag-uumpisa na ako, sabi, sige na Father, o bala ka ito mananagod kay Lord ha, pag hindi pa ito nabinyagan. Pero kinausap ko na lang muna counseling man lang. Tinawag ko yung isang dalang, alam mo,
Naiiyak silang lumapit sa amin. Maraming mahirap na tao ang lumalayo sa amin. Dahil ang feeling nila ang ipinamumukha sa kanila. Naiba sila. Eh, mukhang kalsada, amoy kalsada. Ako po yan ikaw. Tagasan mo ba kayo? Sa Mindanao. Ano ba yan? Lapit ka? Lumapit ka. Taga Mindanao po. Usang kanila na tumak sa Intramuros po. Eh, magkala sa Intramuros? Nakulong mo ako. Ano? Eh, katipigit ka kasi. Ano ka? Nakulong mo. Eh, bakit ka nakulong? Lapit ka. Bakit ka nakulong? Nakapatay mo ako. Ah, urong-urong ka sa mga. Kasi puno mo na nakaraan ng 2 weeks sa buwan. Sinama ko ng mga mother sa Bilibi, sa Munte. Sinama nila ako doon. Eh ako po sa Bilisa sa Kiyapo pag Friday, kapag tapos ko mag-isa, naglalakad-lakad muna ako dyan sa May Kiyapo. Isang Friday, nag-isisyon ako maglakad muna sa May Kiyapo, padilim na sa Meron, pamuntang Chowky, naka-white shirt na ulit, black pants and sandals, medyo padilim na. Naglalakad ako. Ako naglalakad ako, naramdaman ko, may sumusunod sa akin. Paglingon ko, kuliglig. Nalabing kuliglig yung medical na may motor. Ang dami niya sa Manila, mga kalaman niyo kami ngayon, dahil na makakulit sila. Kuliglig. Hindi ko natakot sa kuliglig. Natakot ako doon sa nag-drive ng kuliglig. Ang laki ng katawan, puro tato, na kayo po sumusunod sa akin. Nakatakot naman ito. So, bilis ako po. May bilis din. So, kung ako ng hold up yata ito, pati stipend ko, makukuha pa. Yun ang alam naman ang bulis sa akin. Kaya ginawa ko kasi bilis ako, ang mas bumilis din. Sa kung nakapatay, mukhang kidnap na yata ito. Kaya lang ang pangon sa kulit din ako ilalagay. Di ba kapag kidnap sa kahit sa bank? Baka mahirap, pare, nilagay mo yung kinignap, nilagay sa kulit-kulit, pare. Kaya ginawa ko, mas binilis ako. Pero pag binilis ko po, nag-overtake. Nag-overtake sa harapan ko. So ako napatigil, yung mga tao nakatingin sa amin. Bumaba ng kulit-kulit, papalapit. Ako, Diyos ko. Paglapit niya, sabi niya, Father, pabless. Sabi ko, nangyayari, tinakot mag-bless ka lang na pala. Ano ka ba? Hawak-hawak niya yung kamay ko. Kami, Father, nakalimutan mo na ba? Sino ka ba? Father, kilala mo po. Saan ka nga? Father, sa city jail. Commentator mo ko doon. Malaya na po ako. Sabi ko, malamang nasa labas ka na eh. Malamang pumunta ka na. Tapos niyuyuyuy na, Father, alam mo, saya-saya ko. Hinanap lang talaga kita para mag-thank you. Hindi ko lang masabi, mas masaya ko kahit tinakot mo ko. Alam mo, hindi siya yung una at huli. Marami silang dating nasa loob ang binigyan ng pagkakataon na makapagsimula ulit sa labas. Kaya pala binisa ako sa mga binabuhat. Sabi ko, alam niyo mga kapatid, ang kalayaan, hindi yan mararanasan paglabas ka dito. Kasi maraming tao sa labas, ang hindi naman malaya. Nakabilang mo sa kalokohan, bilang mo ng kasalanan, bilang mo ng kalungkutan. Ang kalayaan magsisimula kapag natutunan mo yakapin ng Diyos sa buhay mo. Kapag sinimulan mo maging mabuti ka, yun ang simulan ng kalayaan. Mga kapatid, ito yung panahon ng Adbyento. Naghahanda tayo sa pangalawang pagdating, hindi lang para sa Pasko. Matapos man ang Adbyento sa 24, ang paghahanda tuloy-tuloy hanggang tayo nabubuhay. At tandaan po natin, pagdating ng Kanyang pag-uukom, lahat tayong haharap sa Kanya at hahatulan. Hindi kung sino ang nagbigay ng malaki at gumawa ng mabuti.
kundi kung sino ang nagsikap mabuhay ng mabuti. Lahat tayo haharap sa kanyang kahatulan, hindi kung sino ang nabuhay ng mahabang, kundi kung sino ang nagsikap mabuhay ng mabuti.